Hello guys, this is Weng DIY Shop. Ngayon, magche-check tayo ng brake pads dito sa front tire dito sa 99 Honda 99 Lancer Pizza Pie. Bali ngayon, nakakalagna natin yung gulong. Pag nagtanggal tayo ng gulong guys, make sure na natin na naka-safety. Kahit wala yung gulong, kailan dapat maliban sa nandiyan yung crocodile jack natin guys. Ayan, crocodile jacks. At the same time, nakakalso tayo. Nakakalso mismo yung pinaka-chassis niya. At the same time, lalagyan nyo rin ng chok o kalso yung gulong. Kahit naka-handbrake din yan, lagyan nyo ng kalso para malayo siyang umatras o gumulong, umabante o umatras. Ngayon, nandito na tayo guys. Visual inspection muna tayo. Check muna natin kung makapal pa yung disc niya. Ngayon, dito sa inspection natin guys, manipis na guys. Manipis na siya. Ayan o, manipis na. Ito yung pads niya. Check natin. Palipit natin yung gulong. Bali, na-check ko na dito guys, manipis siya. Dito lang kikita nyo na dito, kaso madilim lang. Manipis na. Ngayon, tatanggalin na natin kung paano pagkalag nito. Applicable naman ito sa lahat na sasakyan. Gaya ng kotse, pickup, SUV. Basta't this brush, this siya, ganun din ang procedure ang pagkalag niya. Ngayon, tatanggalin natin itong bolt na ito guys. Ito, tatanggalin itong bolt, balik 14. Ibe-bend natin siya pag ganun. Bago natin tanggalin ito, tanggalin natin itong lock nito para hindi mahila yung hose. Ayun, tanggalin natin yung lock dito. Labas natin ganun. Bali, niluwangan ko na ito. Karamihan minsan mahigpit talaga ito, gagamit ka talaga ng ano eh. Isa-shock mo ito, gagamit ka ng rubber mallet. Pag mahigpit yan, pukpukin nyo dito. Yan. Para mas-shock yung mismo yung bolt. Tanggal na yung pinaka-bolt niya. Pag binalik ito, grasahan dito guys. Lagyan ng grasa dito. May natanggal na. Iganin nyo lang yan. Yan. Kita nyo, yan. Ibukan nyo lang yan. Yan. Kita nyo, nabuka. Dalawang klase yan eh. Kung saan madaling ibuka. Maaring pwedeng sa ilalim. Pataas naman. Hilayin nyo yung bolt on. Itong bolt. O pwede rin nasa itaas. Ayan, bali ganun siya. Bali, ito yung pads niya. Tatanggalin natin. May spacer pa siya. Bali ito, hindi na kailangan ng cleaning dito, talagang palit na ito guys. Palit na siya. Ayan guys. Ayan. Ito, natanggal na ito. Tingnan nyo guys. Manipis na. Delikado ito. Kasi kung itutuloy pa ito, ito naman masisira itong rotor niya. Kaya recommended replace, not banding, replacement parts, palit. Ito yung isa, manipis din. Wala siyang warning sign na may alambre siya rito. Pag ganito kanipis na, every time nagpepreno ka, dumidikit mismo sa rotor na may maririnig kang every time step the brakes. Ayan guys, replace na ito. Ngayon, gagawin natin kung paano natin ibabalik ito. I-compress natin to itong piston nya, dahil yung mabibiling brake pads nito makapal pa rito. Kaya balik siya ulit sa standard. Ngayon, itutulak natin siya doon patras guys, gamit ito, gamit ang improvised special tools natin na ginawa ko. Bali kayo, ilalagay natin to guys. Ayan, bali, nakaready na itong tools natin. Iko-compress nyo yan. Bago natin i-compress yan, check natin yung level ng brake fluid natin. Ayan, bali, nandito siya. Bubuksan natin to kasi yung hangin, may lalabas yung hangin. Atras, tataas yung brake fluid na yan. Ayan, meron siya, tataas yan. Kaya kailan nakabukas itong takip niya. Bali, nakasetup na tayo. Itong special tools, gamit tayo ng brake pads, yung pinaggamitan. Higpitan lang yan guys. Higpitan lang yan.
Higpita lang. Itutulak niya yung piston. Ayan guys, ayan, tignan niyo guys. Tignan niyo itong piston nito, itutulak yan. Ayan, ayan, kita niyo. Tutulak nito, sagad yan. Didikit yan. Ayan, lang. Pag matigas na siya, wala na. Pero mag-check pa rin to sa taas. Yung check mismo doon sa brake master niya, yung lalagyan ng ano niya, fluid, kung pupuno na siya. Pero, hindi naman, sakto lang. Yan. Yan guys. Okay, good na. Good to go na tayo guys. Ngayon, bali, waiting lang tayo sa parts. Kita niyo guys, pantay na. Pantay na siya. Kasi dahil ito yung manipis niya, pagbago na yan, ganito nakakapal yan. Ganito nakakapal yan. Kaya pag sinaksak natin yan, maluwang siya, hindi siya masigip. Kaya, kailangan nyo rin ito. Simple lang ito, itong ginawa ko. Ako lang gumawa nito. Brake pads din ito. Tapos nilagyan ko lang ng nut, bumili lang ako ng ano yan. Pantulak lang. Pantulak dyan. Magagamit ito kahit anong sasakyan. Basta this brake sarapan niya, tutulak niya gano'n. Pang pressing ba? Kung wala kayong ano, C-clamp. Kung wala kayong C-clamp, screwdriver. Screwdriver, sungkit-sungkit lang ng gano'n. Maraming paraan yun guys. Pero mas gusto ko na ito. Malinis, mabilis, at magaan. Mabilis ang pag-press. So, hanggang dyan muna guys. Hintayin muna natin yung preno natin na in order sa ano, itatawag ko pa lang. Ngayon dun tayo sa kabila. Sa kabila na naman tayo. Okay, same procedure din sa kabila. Tanggalin nito guys, sobrang higpit. Ayan, batakin nyo na ganito. Itong rubber mallet. Ayan o. Yun. Luwang na yun guys. Tanggalin natin, tapos tanggalin din ito. Itong yung lock nya dito sa flexible hose nya. Tanggal na lang, kaya ng dati, ilayos nyo lang ng ganun. Ayan, guys. Tapos tanggalin ito. Ito guys. Ayan. Pag binalik uli guys, lagyan nyo ng grasa ito. Lagyan nyo ng grasa konti para malubricate siya. Ayan. Ganun lang natin. Same procedure. Same procedure rin guys. Ayan. Ayan. Ngayon ipipress na natin itong piston patras. Labas muna natin itong ano. Itong ano na guys. Sira na guys. Ayan. Puklap na. Hindi pwedeng isa lang papalitan yung kabila. Hindi. Every time pag nagpalit kayo ng preno, laging set yan. Ganon din sa likod. Pag nagpalit kayo, laging set. Yan ang recommended ko. Hindi pwede yung isa lang pinalitan nyo. Hindi sa sunod ang matutuklap naman. Kabila na naman. Ito guys. Tanggal na. Tanggal na siya. Yung itong isa naman guys. Natuklap na siya. Sa haba ng panahon hindi man nagpalit ito. Sira na guys. Buti na lang. Naagapan pa na check kung hindi. Kawawa yung rotor. Masisira yan. Dito na tayo guys. Lagyan na natin to. Special tools natin. Ayan. Ayan guys. Nakaset na yan. Higpitan na natin. I-press na natin yung piston pabalik. Ito na guys. Ayan os. Pero check pa rin yung doon. Puno pa, tama pa. Sine-check nyo yung brake master doon guys. I-check nyo yung brake master. Puno pa, ano pa siya, hindi pa siya puno. Oy, tama lang. Sagad dyan. Pag matigas na siya, pantay na siya, yun, okay na yun. Balintayin lang natin yung pyesa natin guys sa auto parts.
Alright. Good na siya, guys. Sana mga nanonood dyan, sana may natutunan kayo. And don't forget to subscribe. Marami pa tayong video ang darating. Ayan, guys. Pantay na. So, ngayon, yan na muna. Hintayin muna natin yung pyesa natin, guys. Itatago lang sa auto parts yan, deliver yan. Kaya na sinabi ko, tignan nyo yung reservoir nya dito sa brake, ano nya, brake pillar cap nya, yan o, puno na yan, ma. Ganun, guys, takpan muna natin hanggat wala pa yung ano natin. Mamaya na lang, guys. Dumating na yung pyesa natin, bali ang nakuha ang pyesa, Bendix all weather, bali Bendix. Ngayon ilalagay na natin, guys. Sa paglagay niyan, guys, lalagyan niyo ng grasa dito. Ito, lagyan niyo ng grasa ito. Tapos ito, ilabas niyo ito. Ito, ito ilalabas lang yan, guys. Yan, oh. Kita niyan, lalabas na yan. Lagyan ng grasa yan, grasa. At the same time, lagyan ng konting-konting grasa rito. Grasa dito. Grasa rin dito sa taas. Dito, tsaka dito. Kung hindi, ang lagyan niyo ng grasa, ito mismo. Ito, guys. Ito, lalagyan niyo ng grasa. Ito, yan. Diyan lang. Kabila. Yan, guys, grasa. At the same time, grasa. Tapos ito, grasa rin. Grasa rin. Nalagay na natin sa kabila, ilagay na rin natin to. Ayan, guys, bali na ilagay na. Lalagay na natin ito, lagay. Sabi nga, tanggalin to, lagay ng grasa. Ayan, guys, nalagyan ko ng grasa. Ngayon ipasok nyo na rito. Pasok nyo lang ganun. Yan. Ngayon, sasara na. Yan, sasara na natin, guys. Yan. Yan, tignan nyo, di ba? Ganyan sinabi ko, yan. Umukaya mo, nika ka na. Dalilikas na nika yung makan yan, eh. Ito, guys, nilagyan ko na ng grasa. Tapos, lagyan nyo rin ng grasa dito. Pasok na natin. Guys, ayan o, ganyan sinabi ko, yan. Yan, guys, lagyan nyo na, yan. Lagyan nyo nito, guys, yan. Isara nyo na. Higpitan na yan, guys. Ayan, guys, higpitan na. Higpitan nyo na ito. Higpitan na yan, guys. Ngayon, sa kabila na naman tayo. Ito, guys, bali, lagyan nyo rin ng grasa ito, guys. Yan, sa ilalim. Itong pinaka rad nya. Dito. Yan. Para pag nagpreno ka, malayo siyang didikit, saka malulubricate siya. Kasi pupush niya yung piston pa ganun, pagkapos ng piston, tapos pag bitaw mo yun, nagpe-play siya. Kasi pag yan, nag-stack up, didikit yung preno. Isa sa mga cause ng dikit ng preno, stack up piston, tapos dito mismo. Dito, tsaka ito, itong dalawang yan. Ito, at saka ito, guys, yan. Kailan dapat nilalagyan ng grasa yun. Lagyan na natin ito. Ganito lang, guys, oh, paglagay niya. Hinila ko lang, ayun. Ayun, oh. Yan. May lagay na natin isang caliper. Tapos ganyan sinabi ko, lagyan nyo ng grasa dito, guys. Dito. Lagyan nyo ng grasa dito. Konti lang, dyan lang naman. Konting-konti lang naman. Tsaka doon sa kabila. Ayan, guys, bali na ilagay na natin. Ipasok na natin to. Ayan, guys, pasok na natin. Ayan. Sige, mo lang ganun ito. Hirap talaga pag pag-isa ko lang. Pero kaya. Ilagay nyo na rin to, guys. Sabi ko, lalagay nyo rin. Grasahan nyo rin yan. Ayan. So, ipitan nyo na, guys. Ayan, ipitan na natin. Bali, tapos na tayo. Tapos, huwag kalimutan ilagay to, guys. Ito. Ito yung lock nyo dito. Ito. Kakalimutan ilagay yan, guys. Ito, gipitan na natin to. Ayan, guys. Ayan. Sana sa mga nanonood dyan, may natutunan kayo kung paano pag-service, pag-press ng piston, pagtanggal ng disc pad at pagbalik. At saka pag-service dito, paglagay ng mga grasa. Sana may natutunan kayo. Applicable sa lahat ng sasakyan yan. Gaya na sinabi ko, papa-adventure man yan, mga Chevy man yan, Dodge, Ford, SUV, cars, or pickup, trucks, jeep,
applicable itong video nito. Ayan guys, oh. Okay. Huwag kalimutan ilagay yung lock dito, yung U-clamp. U-lock. Ito guys, ngayon. Oh. Apakan mo yung preno. Isang apak. Oh, bitaw. Okay. Apak, preno. Bitaw. Oh, yun guys. Maganda na maglaro. Dito sa kabila. Oh, preno. Bitaw. Preno. Bitaw. Okay. Bali gagawa na ng sariling daan itong pads niya dito sa disc, sa rotor disc niya guys. So hanggang dito na lang guys. Dito nagtatapos ang video natin. This is Weng DIY Shop. Sana mayroon kayo natutunan. Don't forget to subscribe, like, and share. Hanggang dyan na lang. Keep safe and bye bye. God bless. Bye bye you.